So this is from the channel of Ren Taro. So ang dami nag-request sa inyo, nagawa ko na reaction video yung Wag Kang Pa-Fall by Ren Plan Pro. So I'm so excited kasi sa title pa lang, sobrang na-interest na ako. Na-interest. Sa title pa lang, it's so interesting, di ba? So Wag Kang Pa-Fall. So maraming mga ganyan tao and tignan natin kung anong klaseng kanta to na ginawa ni Ren Taro at anong klaseng mensahe gusto niyang iparating sa atin lahat. So, I will shout out you all guys at the end of this video. Ayan. So, I know you're excited. So, I'm so excited too. So, without further ado, let's get started. And root to Ren Taro. Ha! Ano ba yun? Huwag kang pa-fall. Sabihin lang. Alam mo yung tipo ng mabayang pa-fall? Wawa. Talaga? Ganito kasi yan eh. Maraming ganyan. So, 2017 pa siya. Ito nga eh. Parang ganito kasi. Alam mo, natatawa ako sa boses ni Ren Taro dito. Ito nga eh, pa-baby. Alam mo, baby girl, hindi ka na iba. Huwag ka lang patol, baka... Yan tayo eh, mga baby girl na tawagan talaga. Aligawan kita. Saka gusto ko yung ano dito, yung pagka-posing niya ng gano'n. Iba ang Ren Taro nito. May pagganyan pa. Taga naman! Tsaka mo ko bibitawan. Ayan! Yung pag na-fall na, biglang bibitawan. May may mga kilala akong ganyan na kapag nahulog na yung isang tao, babae man o lalaki yung nahulog, bigla na lang talagang bibitawan. Yan yung mga sinasabi ko sa inyo kapag nahulog na, pag mahal na kayo ng tao, bigla nyo bibitawan kasi nga, napasagot nyo na sila or nakuha nyo na yung loob nila. So may mga ganyan, huwag kang pa-fall. Baka na mo ba di ako na iba? Di katulad ng iba na madali mo lang mabola. Kamisad ako na galawan mo, galawan pang mga ninja ho. Pag-ina to ulul, di ka na makakaisa. Kapisado ko yung mga ganyang galawan, Zai. Kaya ako, hindi na ako masyadong nag-entertain ng mga alam ko sa huli. Bubudulin lang din ako. So, kapag nadaan ka na sa ganyang sitwasyon, alam mo na yung mga dapat gawin eh. Kasi nga natuto ka na doon sa nakaraan. So, alam ko na yung mga ganyang galawan. Kaya ako ngayon talagang, alam ko yung usapan is lumalalim, tinitigilan ko na talaga. Kasi ayoko nang may masaktan, ayoko nang masaktan, di ba? So, mas magandang itigil na lang para both walang masaktan. So, hindi ka pa-fall, hindi rin siya pa-fall. So, walang may kasalanan. Na kunyari makipot sa akin na klase na yan, di na pwede. Wala kong marilan sa'yo, kaso biyan pare. Kilala ko na sila, patuloy sila lumadami. Kanalasan maganda at matitinong babae. Oh yeah, kasi naghahanap kasi kayo ng magaganda. Pag di kayo katulad sa amin na hindi naman ganun kaganda, pero may mabuting puso. Kailangan mahulog kung makapit ako tanga. At di mo na kailangan magpapol kung mahal mo talaga.
tao eh. Kung ako sa inyong mga lalaki, kung alam nyo nang wala kayong pag-asa, itigyan nyo na kasi hindi sila masasaktan, kundi kayo, kundi sarili nyo lang yung sinasaktan nyo, di ba? So, doon tayo sa alam nating may pag-asa tayo. Kasi kahit ako na may gusto ako dyan, pero alam kong wala, tinitigil ko na kasi alam ko kapag tumagal yun, habang tumatagal, pag nahulog na talaga yung loob ko sa kanya, ako lang din naman yung masasaktan sa huli. So, huwag na natin asahin yung sarili natin kasi mismo tayo ang nagpapaasa sa sarili natin, hindi sila. Kaya pag nasasaktan tayo, kasalanan talaga natin. Kasalanan din talaga natin minsan na kung bakit hindi tayo crush ng crush natin. Kasi nga, tayo yung nagpapaasa sa sarili natin. Yeah, boy. Kasalanan ba ng crush natin na hindi nila tayo gusto? Diba? Tayo naman yung may crush, so hindi natin obligasyon na dapat crush din ako ng crush ko. Kasi hindi ganun ang mundo. Kaya maraming umasa at maraming nasasaktan. Kasi ganun yung thinking nila na dapat pag crush ko, akin siya. Dapat pag crush ko, crush niya din ako. Hindi ganun, girl! Alam mo ba, girl, kaming in love sa'yo. Di ka na magkakahanap ng ganitong seryoso. Kaya mag-isip muna bago mo lukuhin. Ilan na lang kami seryoso, huwag mo na nag- Talaga ba, Rentaro? Seryoso ka? Kaya please, oh girl, mag-isip-isip ka muna. Madali lamang ang karma pag sa'yo na yan tumama. Alam mo, babe, true! Talagang mabilis ang karma. Kapag niloko mo yung jowa mo, pwedeng yung picnic palit mo is pwedeng lukuhin ka rin. Pwedeng gawin yung ginawa mo. Kasi alam niyang ganun kambay. Diba? So hindi ka naman nila lahat, pero some of, sort of. Mahirap maghanap ng taong matino ngayon. Mahirap mong mahal ng taong magtitiis sa'yo ngayon. Kahit gaano pa kapangit yung ugali mo, kahit anong klaseng ugali mo pa, pero kaya kang pagtiisan ng tao na yun. Ang swerte-swerte mo. Kasi siya yung taong, ano man yung tsura mo, ano man yung ugali mo, kahit saktan mo man siya, naloko mo man siya na isang beses pero napatawad ka niya, forgive yung tao na yun. Kasi ilang beses ka niya binigyan ng chance para magbago, nandyan pa rin siya kasi naniniwala siya. Yung relasyon niyo is mag-work. Sa isang relasyon na matagal na, as in matagal na talaga, as in maabot na 5 years, mga 10 years, sa isang relasyon talaga na ganun kahaba na yung relasyon, hindi mawawala or napagdaanan din nila na magkaroon ng, alam mo yun, nagkaroon ng context, pero napapatawad nila yun kasi mahal nila yung tao na yun eh, diba? So, paano naman sa tao pinagbigyan ng chance, magbago ka talaga, Zai, kasi mahirap nang ibalik-balik yung wala kapag niloko mo ulit siya, di ba? So, ang swerte mo, pag nabihin ka ng chance, make sure na talagang magbabago ka at ititigil mo yung ginagawa mong hindi maganda or nakakasama sa relasyon nito, di ba? Kasi mahirap ulit ibalik yung trust na nawasak or nawala. Hindi porket napatawad ka na niya is buo na ulit yung tiwala niya sa'yo. Ina-earn mo ulit yun, pinaghihirapan mo ulit yun at pinapakita mo sa kanya na talaga worth it yung chance na pinakita mo sa'yo. Kaya, Bakit naman rin taro? Bakit naman? Bakit naman hindi ka umaasang mafo-fall yung taong yun sa'yo? May itsura ka naman. Magaling ka naman kumanta. At kung alam mo sa sarili mo na kaya mo ibigay yung pagmamahal na hinahangad ng isang babae, ba't ka matatakot, diba? Okay na? Wow, ang cute nun! Okay na? So, panibago reaction video na naman yung natapos natin kay Rentaro na huwag kang pa-fall. Ay, mga ganyan talagang tao. Kaya dapat tayong mga babae, tayong mga lalaki na ano yung naloko, nasakta na, is dapat maging makilatis tayo sa mga taong mamahalin natin. Minsan kasi, napakagaling sa chat, alam mo yun? Kapag ako, pag alam kong lumalalim na yung usapan, napupunta na sa, alam mo yun, sa iba, tigil ko na talaga kasi ayokong magpaasa ng tao kasi ayokong maging pa-fall. Ayokong maging pa-fall na babae. So, hugot shoutout sa'yo, Kashi Jaime or Jaime. Ito naman sabi ko sa'yo
nagkulang man kayo sa isa't isa, nang di nyo alam, huwag mo siyang sisihin kung ba't siya umalis. Kasi may sarili tayong pananaw sa buhay. Baka kaya siya umalis at naghanap ng iba kasi hindi niya nakikita sarili niya na ikaw na talaga ang para sa kanya. Ano ba na rason kung ba't siya umalis at hindi na kontento? Let go mo na lang siya. Kasi kahit mahirap at masakit, sa huli, ikaw ang talo. Bakit? Kasi masaya na siya sa iba eh, di ba? So, dapat mag-move on ka na rin. Huwag mong gawing dahilan yung pag-iwan niya sa'yo para tumigil ka sa kung ano ang ginagawa mo ngayon. Dahil lagi mo natandaan, bilog ang mundo. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa bukas or sa susunod na bukas. Yung pag-iwan niya, gawin mo yung inspirasyon para sa'yo. Sa ginagawa mo ngayon, di ba? Yan ang gawin mo siya yung inspirasyon. Huwag mo siyang paglumukan or kung ano man. Kasi hindi na yan ikakasira. Ikakasira mo yan. So, good luck sa'yo, basta baka tatagad mo ng loob mo kasi sa pagmamahal talaga, hindi mo yan mapre-predict kasi damdami na yan. So, hindi mo yan makukontrol, hindi mo makukontrol ng isang tao kahit nagmamahal na talaga kayo. Yan, we will shout out again to all of you and maraming salamat dahil lagi kayong nandyan. And I will put the original link on my description para mapanood niyo rin yung original video niya rin para na huwag kang pa-fall at para tamaan din kayo. Ganon. So if you haven't yet subscribed to my channel, just don't forget to smash that like button, subscribe button, notification bell, so every time I upload a new video, you are always notified. And I hope to see you guys on my next reaction videos. Bye!